Lalong naging agresibo po yung China. Ngayon may report na po ng pisikalan at naputulan pa ng daliri yung ating isang sundalo. Ano po? So, ano kaya magandang aksyon pag umaabot na po sa ganyan? What do you suggest? Well, syempre po, no, seryoso na talaga yun na parang ang nakita natin eh mukhang sinusubukan na talaga tayong paalisin sa Yunnan Shoal. Marami naman po pwedeng gawing response ng Pilipinas pero hindi po kumbaga direct, hindi symmetrical, no? For example, pwede tayong magpauwi ng kanilang mga sugo dito, yung expulsion ng mga ilang diplomatic personnel o kaya eh maari tayong umaksyon ngayon dun sa mga kunwari mga pogoy, mga pwede tayong mag-deport ng mga tao nila, mga ganun. So, depende po yan sa pamahalaan kung ano yung magiging response nila dito sa latest na aggressive moves ng China. Opo, pero Atty. Jay, hindi kaya yung ganyang klaseng aksyon ay lalo pang magmamarakulyo itong China? Well, I think klaro naman po dun sa trend ng kanilang escalation itong mga nakaraang buwan. Talagang intensifying yung pressure nila at yung aggressiveness nila. So, sa akin po, medyo expected din yan dahil nakita natin na sa ibang parte ng South China Sea, particular sa Vietnam, hindi po talaga sila tumigil kahit nakapagpalubog sila ng barko, nakapatay sila ng tao ng Vietnam. So, hindi pa ba pwedeng ipatawag si Uncle Sam to invoke that provision in the Mutual Defense Treaty? Well, yung invocation, yung Mutual Defense Treaty po ay in effect naman, no? Sa ngayon, at the very least, applicable na yung, I believe it's Article 3, no? Yung consultations whenever the parties believe, no, that their security and the peace of the region is threatened, no. So I'm sure activated na yon at malamang nag-uusap na ng masinsinan ang ilang mataas na opisyal, no. Pero yung magiging resulta ng consultation na yon, kung ano magiging appropriate response, siguro kailangan nating hintayin pa muna. Hindi naman kasi yan parang, hindi naman pwede na kunwari bawat insidente gera na agad yung magiging sagot mo. At yung mga tao kasi merong misunderstanding na pag sinabi mong trigger the NTT, ibig sabihin magkakaroon na ng gera, hindi po tama yon. No, ang appropriate response po ay pag-uusapan pa dapat ng mga partido, mga liderato ng mga bansang concerned, no? So yun po siguro ngayon ang nasa table between the US. Ano yung magiging appropriate response? Sa atin po, Attorney Jay, maliwanag yan. Pero sa China, hindi. So paano tayo mag-meet kung nagbabanggaan pa rin? Kasi matindi ang sinasabi ng China. Una, yung foreign minister nila nag-issue ng statement, tayong nanggugulo, tayo nagpo-provoke ng gulo. So after that, ito na, yung pisikala na. So sa atin maliwanag kung ano yung dapat gawin, kung ano yung procedure, ano yung protocol, kung ano ang dapat na aksyon na gawin. Pero sa China, hindi eh. Well, siyempre, hindi po natin masasabi kung paano mag-isip ang China at kung paano sila magde-decision dito, no? Pero malinaw na ang kanilang intention talaga ay palayasin tayo dyan sa Yunnan Shoal. At sa pamagitan nun, talagang i-undermine yung ating karapatan ayon sa batas, no? Whatever it is that they think they will do next, no? Kumbaga, we can only try to anticipate, no? And prepare for our appropriate response, bale. So yung, yeah, I understand yung sinasabi nyo kanina na talagang in effect naman yung Mutual Defense Treaty. Pero anong nakalagay ba doon, attorney, na provision kapag umabot na sa pisikalan? Pag nasugatan ba yung isang sundalo po natin at na-injure yung isa naman, yan ba, does that already constitute an act of war o hindi pa naman? Well, hindi pa naman, no, kasi in the first place yung NDT, number one, sinulat yan nung time ng Cold War na at katatapos lang ng Second World War na ang gusto niyang pigilan ay yung, well, basically World War III, no? Pero kinubride din dyan na mayroong mutual support and assistance ang dalawang bansa pag sila ay
talagang inatake, no? At ang armed attack against the parties, bale, no? At that time, ang sitwasyon ng kinakontemplate nila is nga, mag-uumpisa ng gera yung ibang bansa laban sa kanila. So, itong nangyari ngayon, hindi pa ito gera technically, no? At kung lalahanin natin, mas marami pang mas malalang nangyari sa ibang bansa, no, sa at ang China, no. For example, sa India at China, dun sa Doklam. No, as in talagang armed, ano 'yun? Armed in brutal clash na opo. Walang barrel pero mga batuta, mga steel, etc. Hindi pa rin 'yun nag-result ng gera, di ba? So, it is a border skirmish, no, sa kanila. So in the same way, ito parang ganun din, no? Hindi yun nga lang walang border dito, no? Dahil iba yung sitwasyon, no? So opo. This is an altercation, this is an incident, no? So definitely it's still meron yang diplomatic repercussion. Yeah. Opo. So it's still an incident, oh. Parang tapat, hindi proportional yung mag-umpisa ng gera dahil doon. Tama. That's a good one. Hindi commensurate to declare war. Just because of that, parang ganon. Opo. Hindi pa, kahit pinasok yung barko, mas malawak na interest yung dapat natin tignan. No? National interest. Hindi yung personal emotional reaction. Ayun. Hindi, kahit pinasok yung barko. Pinasok yung barko eh. Kinuha yung armas. Opo. Hindi pa rin sapat. And again, it's an incident. It's an altercation talaga which shows us ano talaga ang intention ng China at yung kanyang, kumaga, inuunti talaga tayong kinukuha sa dahas, no? But they will be bolder next time. I mean, if kaya that is an incident based on your analysis, Attorney Jay, then that what will prevent them from doing a little bit farther than that, you know, or further than that. Pala silang react, eh. Kasi incident lang naman pala yun. Hindi pa pala yun act of war. So pwede pa lang pasukin pa nila yung iba pa nating ships kasi that will not constitute war pala pa eh. Opo, kaya nga po sa atin, ano yung magiging appropriate response, doon nila makikita kung serious tayo. Kasi nga, kung hindi tayo magre-react, no? As in, tatanggapin lang natin yon, then yes, they will become bolder. Kaya dapat, meron tayong response na hindi yung maghahanap din tayo ng daliri, na simpleng eye for an eye, di ganon. Pero yung ibang, kumbaga, sa ibang pamamaraan, kaya nga hinahanap natin ano yung asymmetric response, no? Opo. Na proportionate dito sa incident na to. Ibig sabihin, one of those guys na I think nasabi ko na to opo, before, yung persona non grata, for example, yung kanilang sugo, no? Opo. Dahil wala siyang ginagawa to try to smooth things over. Opo. No? Ibig sabihin, or nagko-contribute lang siya sa tension dahil lagi lang niya tayong dinadown publicly sa sarili natin. Totoo naman. At kung ano pa yung ibang mga pwedeng gawin, no? Na siyempre, hindi naman natin ma-discuss publicly tama sa radio, mm-hmm, pero magkakaroon pa rin ng epekto sa kanila, no? Mm-hmm. Pero yun yung palagay kong pinag-uusapan mm-hmm ngayon ng Philippines and US. Pero hindi aabot sa declaration of war. Ay, hindi pa. Hindi pa yung nagwa-warrant mm-hmm ng declaration of war. Opo. Ganun na sinasabi ni Attorney General. Kasi, siyempre, we're talking about national interest here, no? So, malawakan at magiging malaki ang epekto ng kahit anong move. No? Kaya yung mga careful, calibrated, and proportional responses, yun yung talagang pag-iisipan ng mabuti.